Live na tayo sa Facebook ngayon. Hmm. Simulan na po natin ang ating buwan na... Simulan na po natin ang ating buwan ng talakayan na inihahandog ng Paaralang Jose Maria Sison ang makinarya sa edukasyon ng bagong ayan Metro Manila. Di ngayon po, ang title ng ating talakayan ay Epic Fail, an assessment of the catastrophic Duterte regime dahil sa nakalimang taon na po si Duterte. Tatasahin po natin ang kanyang performance sa loob ng limang taon na ito, no, sa at the end of the talakayan natin, yun po yung gusto natin malaman kung ano ba ang grado ni Duterte sa mga mamamayan. Kasi ito pong mga katanungan natin ay nagko-consist po siya bali ng 20 mahigit, no, na mga katanungan. Sisikapin po natin siyang gawing interactive dahil ngayong araw po hindi lamang po ako ang magbabato ng mga katanungan kundi magbabahagi rin po ng mga tanong ang iba't ibang mga sektor at organisasyon sa loob ng National Capital Region. Ang ating pong mga katanungan ay nahati ayon sa larangan ng ekonomiya, politika, kultura, militar at ugnayang panlabas at ang prospect o ang hinaharap. Di upang bigyan tayo po ng overview, no, kung ano po yung lalamanin ng ating talakayan, tinatawagan ko po ang chairman ng Bayan Metro Manila, si Raymond Palatino. Mong? Salamat, LJ, at sa ating mga kababayang nakikinig dito sa ating episode at mamaya po sa recording ng ating webinar, pagbati po. Ang Paaralang JMS tulad po ng nasabi kanina ay education program ng bagong alyansang makabayan Metro Manila. Isang linggo po mula ngayon o July 26 to be exact ay gaganapin po ang huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tema ng kanyang SONA, ang kanyang huling SONA ay pamana ng pagbabago. Kaya po inaasahan natin sa araw ng SONA at ilang araw bago mag-SONA ay ibibida ng gobyerno yung kanyang mga legacy, accomplishment, mga nagawa nitong nakalipas na limang taon. Tiyak po na magiging plataforma din ang SONA para itulak ni Duterte ang kandidatura ng kanyang anak o sarili, kamag-anak at ang ruling party para kunin ang suporta ng mga mamamayang Pilipino. Ang SONA po ay gaganapin sa sitwasyon na kung saan si Duterte ay merong kinakaharap na mabigat na kaso sa International Criminal Court. Katatapos lamang ng convention ng ruling party na PDP. At dito muli na naman niyang sinabi na bukas siya sa pagtakbo bilang vice presidente para daw meron siyang immunity sa mga ibabatong kaso sa kanya. Hindi po ba ang kapal ng muka ng presidente na ito na gusto pang tumakbo ulit sa kabila ng kanyang pag-amin nakaraan na he has nothing to show for his presidency. Kaya po sa bahagi ng bayan, nagsagawa po tayo ng countdown, 10 days countdown po para imarka ang ating hatols, husga, sa Administrasyong Duterte. At ito pong episode na ito ng Paaralang Jose Maria Sison ay bahagi po ng ating countdown na kung saan ang ating layunin ay talakayin ang nangyari sa ating bayan sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. At ang ating husga po ay napakalinaw. Yan din po ang tema natin ngayong araw na ito. Ang legacy ni Duterte ay epic fail. Epic fail pagdating sa usapin ng ekonomiya dahil binaon tayo sa utang, economic jobs crisis, infrastructure program na kung saan nakinabang lang ay iilan. Epic fail ang kanyang programa para sa kapayapaan at karapatang pantao. Ang ICC probe ay isang indikasyon po ng kanyang matinding kasalanan sa taong bayan.
epic fail sa independent foreign policy dahil nagintutan ng China at US. At epic fail sa COVID response, no, dahil palpak, pahamak, instead of medical response, militarized lockdown ang naging default solution. At tayo po ay mapalad ulit ngayong araw na ito ang sasagot sa ating mga katanungan, si Professor Joma Sison mismo. No? Ito po ay magiging makabuluhan at makulay na webinar dahil si Joma, bukod sa dati niyang estudyante si Duterte, ay consistent ng mga speeches ni Duterte mula 2016 hanggang ngayon. No? Laging laman niya ng mga late night speeches ni Duterte at kahit kapag umiikot si Duterte sa mga probinsya, wala siyang tigil, no, sa pag-insulto at pag-criticize kay Professor Joma Sison. Kaya po, makinig po tayo sa ating webinar at tulad po ng sinabi kanina ni Joy, ay maging interactive sana ang ating session dahil binubukas natin to para sa inyong mga tanong at komento. So, maraming salamat po at sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, markahan natin ang July 26, no, ng isang dambuhalang protesta para ipakita natin yung ating galit sa gobyerno ito. Pagbati po ulit at magandang hapon. Maraming salamat mong sa pagbabahagi ng layunin at nilalaman ng ating ngayong araw at sa pagpapakilala sa ating tagapagsalita at tagasagot ng ating mga katanungan. Isang maalab na pagbati po, Ka Joma. At isang maalab na pagbati rin po sa lahat ng ating mga tagapanood. Sabay po tayong napapanood ngayon sa Facebook page natin na Paaralang Jose Maria Sison. E di, sisimulan na po natin ang pagbibigay ng mga katanungan, Ka Joma. Di, para po sa unang katanungan, sa ilalim po ng kategoryang ekonomiya, ano po ang inyong masasabi patungkol sa itinakbo ng ekonomiya sa ilalim ng Duterte? Binangkrap at ilinubog ni Duterte ang ekonomiya ng Pilipinas sa nakarang 5 taon ng paghahari. Nang naging presidente siya noong 2016, ang utang ng Pilipinas ay nasa antas ng 5 trillion pesos. Ang utang ngayon ay lampas na sa 11 trillion pesos. Lumaki ang deficit sa budget ng gobyerno dahil sa garapal na korupsyon ng pangkating Duterte at bulagsak na paggastos para sa militar. Lumaki ang deficit sa foreign trade dahil sa labis na pagangkat ng mga manufaktura at pagluluwas ng hilaw na sangkap ng papuslit at walang tala. Lumaki rin ang pagbayad ng interes sa naipon na utang. Sa nakarang taon, lumundag ng 2 trillion pesos ang utang ng Pilipinas, kunwari para gastusin sa ayuda at pagangkat ng health equipment at bakuna. Pero ang pera ay ninakaw lamang ni Duterte. Joy. Para po sa ikalawang katanungan sa kategorya ng ekonomiya, ano po ang inyong masasabi tungkol sa flagship program ng rehimen na Build, Build, Build? Nagmakaawa si Duterte sa China na pautangan siya ng 24 billion US dollars para sa kanyang Build, Build, Build program. Antimano, pinayagan niya ang China na manghimasok sa West Philippine Sea at gumawa ng 7 artificial na isla na ginawang mga base militar ng China. Pero ang China, nag-deliver lamang ng pautang ng ilang daang milyon para sa 2 proyekto sa Chico Dam at Kaliwa Dam. Walang kwenta yung Build, Build, Build program ni Duterte. Mas masama kung itinuloy ang 24 billion loans dahil sa sobrang taas ng interest at iba pang mabibigat na kondisyon. Overpriced ang mga proyekto, mga kontraktor at mga trabador ay Chino at
likas yaman ng Pilipinas ang mananagot kung hindi kayang bayaran ang utang. Mga dating proyekto ni Noynoy Aquino ang ipinagmamalaki ngayon ng mga proyekto ni Duterte. Eh, marami pong salamat, no? Para po sa ikatlong katanungan sa ilalim pa rin po ng ekonomiya, sa papaanong paraan nakinabang ang bansang US at China? Sino sa pagitan ng dalawa ang mas may malaking pakinabang at mas merong higit na dikta sa itinakbo ng ekonomiya sa kasalukuyan? Malayong mas ba dominante pa ang US sa ekonomiya, politika, militar at kultura ng Pilipinas. Ang US pa ang number one economic power na nagdidikta sa katayuan at takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero malakas ang entrada ng China sa pangangalakal at pinansya, real estate, casino, national power grid, telecom, paghakot ng mineral ore ng walang tala at panghihimasok sa West Philippine Sea kung saan may 26 trillion US dollars na halaga ng oil at gas deposits sa kapaligiran ng Recto Bank na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung mananatili ang mga Duterte sa kapangyarihan, mas malaki pa ang may ibabaratilyo nila sa China at ang China tuluyang mananakop na sa buong Pilipinas. Okay po. Sino ang mga unahing nabang sa mga patakaran ni Duterte? Si Bongo at tatay niya ang principal na mga krone ni Duterte sa mga infrastructure projects sa Mindanao. At si Dennis Oy naman sa pangungutang sa mga bangkong Chino at Pilipino para sa pamimili ng malalaking kumpanya sa Pilipinas. Si Peter Lim at Michael Yang ang mga pinaka-notoryosong krone na may ugnay sa mga Chinese criminal syndicate na imbuelto sa smuggling ng illegal drugs, mineral ore, bigas, asukal, luxury cars at iba pa. Mahalaga rin ang mga krone ni Duterte tulad ni Dominguez sa finance at mga appointees ni Duterte sa iba't ibang departamento at ahensya para magnakaw sa budget at mangikil sa mga negosyante. Dapat alam din ng bayan na may krone si Duterte tulad ni Mans Carpio, asawa ni Sara at grupo ni Bongo na in charge sa paglalagay ng mga dambong ni Duterte sa mga foreign banks at investment houses. Okay po. Ito po ang question number 5 natin. Panghuli po siya sa kategorya ng ekonomiya. At yung katanungan po natin sa pang-anim ay sa unang tanong para po sa politika, na ang magbabasa po ng katanungan ay mula po sa sektor ng mga manggagawa, mula po sa KMU, si Ka Jerry. Okay po, Ka Jerry, maaari lamang po nabasahin ninyo ang mga katanungan natin. Sige po, sa panglimang katanungan po, bukang bibig ni Duterte ang pagwawakas ang pagwawakas niya ng contractualization noong siya ay nangangamad niya pa lang noong tumakbo ng pagkapangulo. Ano na po ang masasabi, ang inyong masasabi tungkol dito? Isa lang yan sa maraming pangako ni Duterte. Palasubas siya. Kahit nangako na wawakasan niya ang kontraktualisasyon, hindi niya magagawa dahil sa pinupunduhan siya ng malalaking kapitalista na nakikinabang sa kontraktualisasyon. Yun po na, yun po yung kabuang katanungan natin tungkol sa itinakbo na ekonomiya sa ilalim ng Duterte. Sa suma po, no, walang naidulot na kabutihan ang administrasyon ni Duterte, bumulusok pababa, lalong naghirap ang ating mga kababayan, lalo na sa hanay ng mga manggagawa at ng mga magkasaka. Di upisahan naman po natin ang pagtatanong para sa politika sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ka Jerry, kayo pa rin po ito. Sige po. Para po sa pang-anim na tanong, ang naging campaign slogan ni Duterte ay pagwawakas sa korupsyon at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
ano ang inyong masusuri? Ano ang inyong pagsusuri sa tinakbo nito? Uulitin ko na palasubas si Duterte. Walang balak na wawakasan niya ang corruption dahil sa magaling siya sa kurakot. Kahit na ng mayor siya sa Davao, notorious na yan sa ano, yung mga ghost employees. At tungkol sa naman sa droga, wala siyang balak na wakasan ito kundi gawin ang sarili na supremo ng mga drug lord sa paggamit niya ng poder ng Estado. Dati na siyang nakikinabang sa droga kahit sa Davao pa dahil sa mga kumpadre niyang drug lord tulad ni na Peter Lim ng Cebu at Michael Young ng Davao City. Major smuggling point ng droga ang Davao City habang mayor si Duterte. At may mga laboratorio pa ng droga sa Davao. May pamukha siyang kontra sa droga sa pamamagitan ng pagpatay ng ilang libong drug users at street level peddlers. Okay po. Ito pong question number 7-8 natin. Nakalaan po siya para sa kadamay. Meron po bang kadamay dito na handang magbasa ng katanungan? Sige po, kung wala po, ay ako na lamang po yung magbabasa ng katanungan. Di, ito po yung katanungan hinggil sa katanungan ng mga maralitang Pilipino, no? Bukang bibig ni Duterte ang federalismo noong siya ay unang nangangampanya at hanggang sa kalagitnaan ng kanyang termino. Subalit hindi na niya ito pinag-uusapan. Nilaglag na ba ni Duterte ang opsyon niya para sa federalismo? Parang itinabi muna niya ang federalismo dahil sa may duda siyang makuha ang required number of votes sa Senado. Alam naman ng lahat yung ano, malaking split sa loob ng PDP laban. At dahil sa kasupangan ng mga Duterte, sina Marcos din, yung grupo din na Marcos, Juan, yung galit na ano, hindi man yung ano, presidential ambitions ng mga Marcos at Juan na babara. Pero linalaro pa rin ang tsa-tsa para sa pagpalit ng economic provisions sa pamamagitan ng simpleng pagsingit ng salitang unless otherwise provided by law. Bantayan natin yung mga possible compromises ng mga nasa mataas sa hanay ng mga reaksyonaryo. Matitiyak natin binitiwan na ni Duterte ang federalismo at tsa-tsa kapag magrehistro na siyang kandidato sa pagka-vice-presidente. Parang ito ang pinaka-sure trick niya dahil kontrolado niya ang COMELEC at mismo ang electronic vote count. Pag-aari ni Duterte at Dennis Uy ang TIM Corporation na counterpart ng Smartmatic. Madali silang mandaya sa national level vote count tulad noong 2019. Nang may 7-hour glitch at binago nilang vote count. Okay po. Tama po kayo, Kajoma, no, na ang isang puppet pasista na katulad ni Duterte, gagawin niya lahat yung paraan para makapangapit sa kapangyarihan tulad po ng federalismo, tsa-tsa o ng election man. Kailangan po natin maging mapagbantay sa mga aksyon na gagawin ni Duterte para lang makapanatili sa kapangyarihan. Di, ito po yung pang-8 katanungan po sa ilalim po ng kategoryang politika. Ano ang inyong pagsusuma sa paghawak ni Duterte sa COVID-19 pandemic? Incompetent o inutil siya. Hindi niya inagapan. Nagpapasok ng 500,000 turistang Chino mula Nobyembre 2019 hanggang Marso 2020. Nang isinagawa ang mga lockdown, militarista ang patakaran at gawa. Hindi mga medical experts ang in charge sa task force laban sa COVID-19 pandemic, kundi mga general na kasabwat ni Duterte sa pandarambong. Nangako siya ng mass testing, sapat na medical care sa mga may sakit at ayuda sa mga mawawalan ng trabaho at ibang hanap buhay. Subalit, dinambong lamang ni Duterte ang perang inilaan ng Kongreso para sa bayanihang 1 and 2 at pinalaki niya ang utang ng Pilipinas hanggang 11 trillion pesos na at pinagnakawan rin niya ito.
Hanggang ngayon, wala pang 4% ng Philippine population ang fully vaccinated. Sa ganitong tantos ng vaccination, baka aabot pa sa 2023 ang pagbakuna ng 80% ng population para makamit ang tinawag na herd immunity. Pero dahil sa patuloy na pabaya at irresponsable si Duterte, hindi niya pinigil ang pagpasok ng Delta variant ng COVID-19 na mas mabangis at mas malaking, mas madaling kumalat kaysa Wuhan original ng COVID-19. Kumakalat na ngayon ang Delta variant sa Pilipinas. Okay po, marami pong salamat. Talagang kawawa po talaga yung mga mamamayang Pilipino dahil sa kahit na sa panahon at kalagayan ng pandemya ay nagagawa pa rin maging mapagsamantala ng mga naghaharing uri. Di, para po sa ika-siyam na katanungan, ano ang inyong pagsusuma sa mga naging hakbangin ni Duterte na durugin ang revolusyonaryong kilusan sa kanyang termino? Maliwanag na palpak ang panaginip niyang durugin ang kilusang revolusyon. Iba yung lumaki ang pagkamuhi ng malawak na masa sa naghaharing sistema at lumakas ang digmang bayan at ibang anyo ng pakikibaka dahil sa mga dambuhalang krimen ni Duterte bilang traidor, tirano, berdugo, mandarambong at manggagancho at pagpapalubha sa krisis, kaya lalo na sa ekonomiya. Suklam ang sambayanang Pilipino sa terorismo, brutalidad ang at korupsyon ng pangkating Duterte at mga utusan nitong general ng militar at pulis. Si Duterte pa rin ang may tuturing na recruiter, pinakamagaling na recruiter ng mga militanteng aktivista at mga magiting na mandirigma ng hukbong bayan. Kahit hindi niya sinasadya na ganoon, pero yun ang resulta ng kanyang kalokohan. Dahil gago si Duterte, hindi niya namamalayan na siya ang dahilan kung bakit dumarami ang mga revolusyonaryo. Patuloy pong nabibigyan ng katwiran yung mga mamamayan na maghimagsik po, no? Punta naman po tayo sa larangan po ng militar para po sa unang katanungan, no? Sa papaanong paraan nakinabang ang reaksyonaryong pulis at militar sa panunungkulan ni Duterte? Sa Oplan Tokhang, sinadya ni Duterte na ikurap at kunin ang loyalty ng mga police officer sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash reward para sa paglista ng mga drug suspect, mga drug user at peddler, at mas mataas pang cash reward sa pagpatay sa kanila. Mas malaki pang pera ang sabi mismo ni Duterte na ipinalalamon niya sa mga general para maging utusan niya. Wala namang palagyang mga general niya, mga walang hiya, no? Yan ang lalo na yung mga paborito niya. Labis na pinalaki niya ang budget ng militar at ilinagay niya ang mga general sa iba't ibang departamento at ahensya para maging kasabwat niya sa korupsyon. Ang korupsyon at militarisasyon, parang ano yan, ano yun, magkasama yan, magkatambal ngayon. Tulad ng paghawak niya sa pulis bilang kanyang private army, ang formula ni Duterte ay pagkurap sa mga military officer at pag-utos sa kanila na gumawa ng mga krimen. Kumikita ang mga militar mula sa mga pondo para sa cywar, intelligence, combat, local at foreign military purchases, mga pakunwaring community support program, barangay development program, fake localized peace talks, fake surrender, iklip, at pamamaslang ng mga aktivista, human rights defenders at peace advocates, pati mga nagtatandang peace consultants ng NDFP pinagpapatay. Okay po, marami pong salamat, Kajoma. No, para po sa question 11 and 12 natin, sa ilalim pa rin po ng kategoryang militar, nandiyan po ba yung mula sa sektor ng karapatang pantao, yung CSJP? Handa po ba kayo na iba to yung katanungan para kay Kajoma?
po. Andito po si Cha. Si Pe. Doon lang daw si Pe. Okay po. Sige. Sige, Pe. Si Pe. Pakibasa po ang 11 and 12 question. Hello po, magandang hapon po. Ang katanungan ko para sa karapatang pantao. Pwede ka rin magbigay ng maikling reaction dun sa Kajoma pagkatapos. Hindi daw mabasa. Teka lang. Ano ko muna yung tanong? I-send to kayo ano yung tanong. Yan na. Ito yung tanong. Ito yung tanong. Sorry. Ito yung tanong. Okay. Okay. Sige. Ito na. Ano ang papel ng US sa... Sorry po. Ano ang papel ng US sa pagsahod sa kalagayan ng karapatang pantao sa panahon ni Duterte? Yun po yung katanungan para sa 11. Sa regular na takbo ng relasyon ng US at mga pro-US na general na nasa security cluster ng gabinete ni Duterte, meron ng utos ang US na magsagawa ng all-out war kahit na sa panahon pa na may peace negotiations noong unang taon ng rehimeng Duterte. Noong 2016, kunwari lang na ipinagpatuloy ni Duterte ang Oplan Bayanihan ni Noynoy Aquino, pero sa Enero 2017, inilunsad ang Oplan Kapayapaan sa balangkas ng Naren ng all-out war. Pero si Trump mismo ang nag-utos kay Duterte na i-terminate na niya ang peace negotiations noong mga Nobyembre 13, 2017. At gumawa ng serye ng mga aksyon kaugnay nito tulad ng formal na pag-terminate niya ng peace negotiations noong November 23, 2017, pag-designate na terrorist organizations ang CPP at NPA noong December 5, 2017 at pagbubuo ng National Task Force ELCAC noong 2018 hanggang sa Anti-Terrorism Act ng 2020. Sige, Ape, kaya pang basahin yung question 12? Pa-share screen. Ay, sorry. Tiga lang. Ayan. Para naman po sa susunod na katanungan, Kajoma, kamakailan ay bumagsak ang helicopter at eroplano na mula sa US? Ano po ang iyong masasabi sa modernisasyon ng militar sa ilalim ni Duterte? Talagang standard practice ng US na magbigay sa mga puppet na estado ng mga luma at depektibong military equipment, lalo na kung grant o low-priced ang equipment. Paraan ito ng pagbabasura ng expired o paso o di na nila kailangang equipment. Maraming salamat, Pe, sa pagbabasa ng question 11 at saka ng 12. Para po sa huling katanungan sa karapatang pantao, question 13 po natin, bakit hindi makontrol ni Duterte ang institusyong militar tulad ng panahon ni Marcos sa kabila ng pagbibigay ng mga pabuya nito? Ano ang inyong pagsusuri sa mga anti-Duterte sa hanay ng pulis at militar? Sa tingin ko, nauutusan pa ni Duterte ang mga militar dahil pinatas niyang sahod at pensyon at binigyan niya sila ng maraming pagkakataon na magnakaw sa pamamagitan ng militarisasyon ng gobyerno. Sobrang hirap ngayon sa pinansya,
sobrang hirap ngayon, ha? Sa financial gobyerno dahil sa dambuhan ng military overspending sa operations at equipment purchases sa ngalan ng modernization at sa pagpalitaw ng mga 900 billion pesos yearly para sa pinataas na sahod at pensyon ng mga militar. Sa kabila ng katotohanan na may mga tagasunod si Duterte dahil sa paboritismo at sa buhatan sa pagpatay at pagnanakaw, marami ring opisyal at karaniwang tauhan sa militar at pulis na galit sa mga paborito ni Duterte at sa mga abuso nila. Commonplace sa loob ng military na magsalita laban sa mga tinatawag na Davao Boys na paborito ni Duterte, ito yung mga pinakaabusadong opisyal ng militar ngayon. Marami yung may damdaming makabayan at ayaw nilang sa hanay ng mga opisyal at sundalo at ayaw nilang ibenta ng mga Duterte ang West Philippine Sea sa China. Marami rin yung mga maka-US at ayaw nila yung kolaborasyon ni Duterte sa China at sa mga kriminal na sindikatong Chino. Meron ding naninindigan para sa professional standards at suklam sila sa paboritismo at tindig at kilos niya bilang gangster boss. Pinakagalit sila kay Duterte na umastang anti-drugs at nag-utos ng mga pagpatay, pero kasabwat pala siya Nina Peter Lim, Michael Young at Charlie Tan sa smuggling at pagkalat ng illegal na droga. Madali ring mabasag ang pagiging sunod-sunuran ng mga militar at pulis dahil marami sa kanila ay maka-US o kumakampi sa oposisyon. Pwedeng mabiyak ang militar at pulis tulad ng ibinagsak si Marcos at Estrada. Posible ang EDSA 3. Maraming pong salamat ka, Joma. Punta naman po tayo sa kategorya ng kultura. Question number 14 po, papaano pinalala ni Duterte ang kultura ng impunidad sa kanyang termino? Pinalala ni Duterte ang kultura ng impunidad o impunity sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash rewards para sa extrajudicial killings at mga pahayag na binibigyan niya ng presidential protection ang mga pulis at militar na sumusunod sa mga ilegal na utos niya. Lantaran pang sinasabihan ni Duterte ang pulis at militar na magtanim ng ebidensya, palitawing ng laban ang biktima, barilin sa puke ang mga babae, manganggahasa ang bawat sundalo ng tatlong babae sa Marawi, kriminal at sirang ulo si Duterte. Grabe, nala talaga ni Duterte. Para po sa question number 15, tampo kay Duterte ang pagiging macho pyudal at anti-kababaihan. Ano ang naidulot nito sa paglala sa kalagayan ng kababaihan? At totoo, ang sabi mong macho pyudal at anti-kababaihan si Duterte, masamang impluensya si Duterte sa mga militar at pulis. Gago siya talaga na magsabi sa kanila na barilin sa puke ang mga babae at manggahasa ang bawat sundalo ng tatlong babae sa Marawi. Kung kailan lamang, kitang-kita sa video na dinadakma niya ang puke ng babae nagdala ng birthday cake sa kanya. Talagang bastos yan. Kababae yan, dapat hindi tayo pumapayag sa ganitong klase ng sistema. Para po sa 16 na katanungan, sa sistema ng edukasyon naman po, ano ang masasabi nyo sa ipinatupad itong modular o blended learning? Ang karamihan ng mga 27 milyong estudyante at mga pamilya nila ay hindi kayang bumili ng mga kasangkapang elektronika para sa distance learning system sa pamamagitan ng modules at online. Mananatili ang ganitong problema kapag i-blend mo ito sa face-to-face classes. Okupado pa rin ang mga magulang sa paglutas sa problema ng walang makain at imposibleng mag-supervise sa homework ng mga anak nila. Imbes na dinambong ni na Duterte ang daandang bilyong piso ngayong panahon ng pandemya, dapat nagbigay ng mga kasangkapang elektronika sa mga estudyanteng walang pera para bumili ng mga ito. Lalong sa edukasyon, sa
sa sistema ng modular at blended learning. Punta naman po tayo sa kategorya ng ugnayang panlabas. Para po sa 17 katanungan, noong nakaupo pa lamang si Duterte sa pwesto, ay nangako siyang magtataguyod ng independent foreign policy. Ano ang inyong pagsusuri sa kinahanlan nito? Nagkunwari lamang na mayroon siyang independent foreign policy. Balak niya talaga na maging puppet ng dalawang imperialistang poder at kumita siya ng magkabila. Dahil sa mga close-in niya ng mga Chino, inuna niyang kumita muna agad sa mga inaasahang utang na $24 billion mula sa China para sa panaginip niyang build program, at monopolisahin niya ang smuggling at pagkalat ng illegal na droga. Alam ni Duterte ng mga dating presidente at oligarko ay may mga dating kontrata at kayusan sa US na hindi niya agad masingitan. Sa ugnayan sa US, ang inuna niya ang palihim na pagbabalak at paglulunsad ng all-out war laban sa armadong kilusang revolusyonaryo. Kunwari, in-extend lamang yung off-plan bayanihan ni Noynoy Aquino, pero pagpasok ng 2017, meron na siyang off-plan kapayapaan at hindi nagtagal, paulit-ulit niyang inaanunsyo na ang pagpatay sa peace negotiations magmula Pebrero 2017 hanggang formal na proclamation 316 noong Nobyembre 2017. Ito, marami pong salamat. Question 18 po, noong nangangampanya pa lamang noong 2016, napakalakas ng postura ni Duterte sa ating claim sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, bakit ganun na lang ang pagtiklob niya sa China? May sweetheart deal ba sa pagitan ni Digong at ng China? Magaling na magkunwari at magsunungaling si Duterte para makinabang ng personal kung pag-aralan ninyong laro niyang doble kara magmula ng evidence planting prosecutor siya o magmula ng vice mayor appointee siya ni Cory Aquino. Nang naging presidente na siya noong 2016, kinalimutan na niya yung banta niyang mag-jet ski sa West Philippine Sea. Inatupag niya agad ang pagmonopolisa sa illegal drug smuggling at trade at kung paano niya siya kumita sa pagkontrol ng China sa national power grid, sa pag-utang mula sa China para sa mga private acquisition nila ni Dennis Uy ng mga kumpanya, at para sa build program pagpasok ng maraming Chinese casino at ng China Telecom. So, yun po yung mga katanungan natin. At para naman po sa prospects, no, question 19, ano ang kailangan gawin ng opposisyon upang matalo ang kampo ni Duterte? Dapat makapamili ang opposisyon ng presidential candidate na kapanipaniwalang sure winner at magaling maglantad at magkundina sa mga krimen ni Duterte. Kung hindi ganoon, mas madaling makapandaya si Duterte. Baka nga magpapatakbo si Duterte ng maraming presidential candidate para palitawin na winner by plurality of votes si Sara. Okay po, para po sa 20 na katanungan natin, tinatawagan ko po yung bayan. Hello po, Hajomas. Yung susunod na tanong po, ano po ang inyong masasabi tungkol sa balak ni Duterte sa pagtakbo bilang vice-presidente sa taong 2022? Bale, pinapahiwatig niya sa lahat sa, na sakim siya sa kapangyarihan at takot siya sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pati ilang kalyado ni Duterte nasusuka na sa kanya. Biro mo, galing sa isang pamilya ang kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente. Matagal ng pamantayan na sa isang partido o slate, galing ang mga ito sa magkaibang rehiyon o probinsya. Okay, maraming salamat sa Bayan Caloocan sa inyong katanungan. Para sa 21 katanungan, ano ang hinaharap ng kasalukuyang digmang bayan na isinusulong ng mamamayan?
Dahil sa napakalaki at napakasamang mga krimen ng rehimeng Duterte laban sa sambayan ng Pilipino, lalong lumakas ang kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas. Kung mandarayas pa siya sa halalan ng 2022 at maipipilit niyang maging bise sa kanyang anak, tiyak na ibayong lalakas ang digmang bayan at kilusang masa sa buong Pilipinas. Kabulastugan ang pagyayabang ni Duterte at mga alipuris niyang militar na halos naubos at napatay na niya ang kilusang revolusyonaryo ng sambayan ng Pilipino. Sanay naman po ah. Para pa sa iba pang katanungan, meron tayo ditong isa. At dun sa ating chat box ay may mga humahabol pa para sa ating open forum. Di Kajoma, ano ang ating pakikibaka ay matagalan. Sa panahon ng tagumpay, ano ang mga konkretong hakbangin na maaaring gawin ng Demokratikong Republika ng Bayan sa mga nagkasala sa mamamayan? Sakali mang namayapa namang na ang mga may mabibigat na krimen sa mamamayan. Halimbawa po yung katulad po ng pagkakamatay ng dating presidente na si Noynoy Aquino, ano po yung magiging dapat na tugon at reaksyon natin dito? Kung buhay pa ang gumawa ng krimen, pwede pang arestuhin at litisin sa ilalim ng hukuman ng Demokratikong Republika ng Pilipinas at sumaya ninakaw at pinamana sa mga kamag-anak, pwedeng bawiin sa pamagitan ng judicial process. Kapag gano, nanalo ng kilusang revolusyonaryo, masasaklaw ang katotohanan at maimbestiga ang mga lahat ng may kinalaman sa mga krimen sa pamagitan ng isang truth commission at mga ebidensya ay pwedeng malikom ng komisyon na ito. Kahit na tumatakbo pa ang gera sibil, pwede rin marestuhin at litisin ang gumawa ng krimen. May mahukumang bayan sa ilalim ng karampatang antas ng organo ng kapangyarihang pampolitika na humarap sa mga kasong kriminal. Marami nga nagre-reklamo na. Bakit yung buhay pa yung mga Marcos, hindi nahuhuli? Hindi pinananagot sa mga krimen nila. Yung si Estrada, buhay na buhay pa. Patuloy yung pagnanakaw nila. At si Duterte parang malayang gagala-gala. Yung paglumakad ba ngayon, isang kalsada lang namang ginagamit. Maraming nagre-reklamo ng mga tao. Kaya dapat pansinin ng kilusang revolusyonaryo mga ganyang reklamo at gumawa sila ng hakbang para mahuli at malitis kung maaari. Dahil armado mga yan, hindi rin nakapagtataka kung sila ay tambangan na lamang. Pero ano yan? Ito ay obserbasyon ng isang political observer na tulad ko. Wala akong magawa kundi gumawa ng obserbasyon. Binabanggit ko lang ang mga opinion ng mga pati na mga journalist na nag-interview sa akin. Ba't ganyan? Yung mga magnanakaw, mga malalaking kriminal, mga mamamatay tao, hindi nagagantian ng kilusang revolusyonaryo. Yan. Palagay ko, susuportahan ng sambayang Pilipino ang kilusang revolusyonaryo kung napaparusahan na itong mga pusakal na kriminal sa Pilipinas. Okay, marami pong salamat ka Joma sa inyong masigasig at buhay na pagsagot sa aming mga katanungan na naayon sa larangan ng ekonomiya, politika, kultura, militar at ugnayang panlabas at saka ng hinaharap upang mula dito ay hahatulan natin yung kapalpakan at kapabayaan ng rehimeng Duterte. Edi pupunta na po tayo sa ang programa, yung open forum naman po. Okay na po bang magbato ng mga katanungan ka, Joma? O gusto niyo po muna ng break? Jo, tinatanong kung okay ng Tinatanong mo ba ang tungkol sa mga prospect? Hindi. Open forum na po.
Bahala. Sige po. Kayo na rin bahala kung gusto niyo mag-break o ano, ituloy yung questions. Sige, tuloy na po natin. Di para po sa unang katanungan para sa ating open forum ay tinatanong din po ito no, kasamahan natin mula sa Paaralang Jose Maria Sison. Ay yung tungkol sa banggaan ni Duterte po at ni Pacquiao. Ano po ang masasabi niyo dito ngayon? Eh kung yung tambalang Sara Digong eh ay ano yon, yung mananatili sa kapangyarihan, hindi natin sabihin na mananalo, mga bulok na yan, tinatakwil ng masa. Kapag sa Pandaraya, mananatili sa kapangyarihan, ano yon, yung at tiyak na raragasa ang kilusang auster. At sa palagay ko, yung mismong mga demonyong yan, hindi papayag na magkaroon ng peace negotiations. Dahil walang alam yan na lingwahe kundi karahasan at iyan naman ang kanilang instrumento para makapagnakaw sa kabangyaman at mangurakot sa iba't ibang paraan. Kaya walang masahan sa tambalan na yan, sa tambalan ng dalawang sakim sa mula sa iisang pamilya. Saan kayo nakakita ng ano yun? Kasakiman na yan sa politika ng Pilipinas. Tungkol naman sa banggaan ni na Pacquiao at Duterte, anong masasabi yun? Pala sa palagay ko, ano, pati si Pacquiao, nasuklam na sa ano, kasakiman na mag-ama. Biro mo, nasa, nabanggit ko na yon. Dati ng pamantayan yan. Dati-dati, hindi man pwedeng manggaling sa isang probinsya o isang rehiyon yung ano, dalawang kandidato sa pagka-presidente, pre-vice-presidente. Biro mo, mula sa isang pamilya, talagang sobrang ano, sakim ang pamilyang yan. Masyadong nahirati sa pagnanakaw at paggamit ng kapangyarihan para magnakaw. Kaya hindi nila, ngayong natanganan nilang kapangyarihan, ayaw nilang bitiwan. Kaya pati si Pacquiao. Si Pacquiao dating sunod-sunuran sa kanila. Pero mabuti kay Pacquiao ngayon, nakita niya gano'ng kabulok itong mga alam na alam niya, kilalang kilala niya ng mga tao itong mag-aba. Kaya ano, yung... may pagkatotoo yung labanan niyan dahil ano yan eh, kung sumobra ang alam naman ninyo sa karanasan natin kay Marcos, hindi ba? Yung mga malalapit sa kanya eh, Juan, umalis sa kanya. Kaya yan ang parang alabas ni Duterte, biro mo si Ramos at si Enrile, Juan, kumalas kay Marcos. Eh, si Pacquiao, ganyan din. Nakita niya kung gaano kahalimaw, gaano kademonyo itong pamilyang ito ng mga magnanakaw. Kaya umalis. Eh, si Pacquiao naman, malinis kahit na may kahinaan ng ilang posisyon niya habang sunod-suron kay Duterte. Ngayon, pagkakataon niya, magpakita na matinong tao siya. Sa palagay ko, mas malinis at mas matino pa si Pacquiao ngayon, no? Ewan lang kung magkaroon ng kapangyarihan yan. Pero sa tingin ko, tama na linalabanan niya ang pamilyang matakaw, ang pamilyang Duterte. Hey po, salamat po. Para po sa nasagot na po ni Kadyo tsaka yung bangayan sa pagitan ng PDP sa pagitan ni Duterte at ni Pacquiao, para po sa ikatlong katanungan, nasaksihan natin ang sobrang panggigipit. Oh. Okay. Sa ilalim ng Duterte, yun ang higit na safety guarantees para sa mga nasa NDF peace consultants o bilang kondisyon sa muling pagharap sa usapang pangkapayapaan. Ah, totoo na ano yan. Sobrang ginawa ni Duterte. Kung sino pang sobrang nagkunwari na siya ay para sa kapayapaan sa umpisa ng kanyang rehimen, siyang lumitaw na no, napakahayop pala, napakabangis. At lalong dapat hindi magtiwala ang NDF sa sino mang ano nanunungkulang bilang presidente ng
reaksyonaryong gobyerno, kailangan magpakaingat, no? Lalo iba yung magpakaingat. At siyempre, yung lalong matatanggihan ng NDF, tatanggihan ng NDF yung mga ideya na sa Pilipinas na daw, localized peace negotiations, kalokohan, kukontrolin ng militar yung peace talks kapag sa Pilipinas. At kahit na ang pag-uusap ay nasa labas ng bansa, ano yan, hihingi ang NDF o magtatakda ng ilang demand ng NDF para mabigyan ng garantiya na hindi basta papatayin na yung mga involved o mga involved sa peace negotiations, negotiator, consultant, resource person or staff na kailangan bumalik sa Pilipinas. Dapat tingin ng NDF na no, na merong option kung sinong kasali na sa peace negotiations sa panig ng NDF, kailangan may option na ano na humingi ng refugee status, you know, at mabigyan na ng refugee status. Nang sa gayon yung nakakakita ng imminent danger. Kasi ano yan eh, noong kwan eh, itong 2017, April 2017 pa lang, nung biglang ano, ina-abort ni Duterte yung peace negotiations, kitang-kita na yung panganib. Kaya ano yun, may mga personnel ng NDF, pati na mga hindi naman ano yun, hindi naman necessarily miyembro ng anumang organisasyon ng NDF, kundi mga consultant, resource person, ano sila, kinabahan sila na ano, yung bigla na lang sinisira ni Duterte yung usapan. At gusto nila apply na for asylum. Dapat ano yun, maliwanag na kung alin mang bansa ang mamamagitan, magsilbing facilitator, or intermediary, dapat magbigay ng garantiya na yung mga kasali sa peace negotiations sa panig ng NDF ay may option na mag-asylum kapag yung panganib ay tumindi na. Kapag may manifestasyon na may balak na mangaresto at pumatay ang mga nasa kapangyarihan sa reaksyonaryong estado ng Pilipinas. Opo, marami pong salamat. Yung mga audience natin dito sa Zoom, baka meron pa po kayong mga dagdag na katanungan. Ito na po ang inyong pagkakataon para maitanong ito sa ating propesor na si Kajoma. Po may mga katanungan mula sa iba't ibang mga syudad dito sa NCR o mga sektor. Mukha pong wala nang nagbabato ng tanong at nagre-react. Nag-raise na kanilang Hans, edi maaari na nating tapusin ang ating talakayan. Edi, ayun po no, mula dun sa salansan ng ating mga katanungan sa larangan ng ekonomiya, politika, kultura, militar, ugnayang panlabas at perspektiba, talagang bagsak. No, epic fail talaga itong gobyerno na to, lalong-lalo na sa pamumuno ni Duterte, no, lalong kalagayan ng mga mamamayan. Kaya lalong nagiging hinog at makatwiran ang paghihimagsik ng mga mamamayan. Magkita-kita po tayo sa huling SONA ni Duterte, July 26, no? Lunes. Max, may mga gusto ka pa bang sabihin o ipahayag bago tayo magtapos? Bale. Yung sa ating mga susunod na paksa
magkakaroon po tayo ng total malapit ng eleksyon. Kung matuloy man ang eleksyon, edi ang ating susunod na paksa ay napakalaga tungkol sa nagkakaisang pwente. Yun po yung magiging paksa ngayong Agosto. Ito ay bilang paghahanda doon sa magaganap na eleksyon. At ito ay may pangmatagalan ng sibe dahil mahalaga bawat sa atin, isa sa atin ay mayroong kaalaman. Ano ba yung tinatawag na nagkakaisang pwente at paano natin ito nagagamit upang iabante ang ating mga interes ng kagalingan ng mga militaryo. O yun lang po, sa ngayong Agosto, antabay na lang po tayo sa Zoom link at maganda po ay may handa na natin ng mga katanungan para sa susunod na webinar. Maraming salamat po, Kat Joma. Apo. Nahingan po natin ng formal na huling pananalita mula kay Kajoma. Ano po ang inyong masasabi sa diskusyon natin ngayong araw? Ako ay nagpapasalamat na naging kapanayam ninyo rito at nakapagbigay ng aking mga kuro-kuro. Inaasahan ko na nakapagbigay tayo ng liwanag sa pamamagitan ng ating panayam sa ating mga kababayan tungkol sa mga mahalagang issue na lalo na itong record ni Duterte sa nakaraang 5 taon, yung palpakyan, failure sa economic growth and tapos palpak din sa peace and human rights, palpak sa independent foreign policy at palpak o failure sa pagharap sa problema ng COVID, no? Nasisiyahan ako na may susunod na mahalagang paksa na tatalakayan natin ng United Front. Maraming salamat. Hindi po, susi po talaga sa pagtatagumpay ng mga interes, demanda at panawagan ng mga mamamayan na yung sama-sama nating pagkilos. Kaya po sa July 26, magkita-kita po tayo sa huling SONA ni Duterte. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Kajoma. Maraming salamat sa mga kasama. Kita tayo ulit. Maraming salamat. Signing off in 5, 4, 3, 2, 1.